両親との約束通りに参上して帰ってきます。 Hi everyone, it's me Sheka. Sa video na to, i-share ko sa inyo yung naging experience namin sa visa extension ng kapatid ko na may visiting relatives visa. Kakagaling nga lang namin sa immigration at ito yung mga nalaman namin tungkol sa visa extension. Kaya kung interesado kayo sa topic na to, make sure na tapusin nyo po hanggang dulo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated kapag meron kami mga bagong upload. Sa mga naghihintay nga pala ng Japanese classes namin, malapit na kami mag-open for December classes. Kaya kung gusto nyo mag-register, please click the link below para makasama kayo sa waitlist. Nandito nga ngayon ang mama at kapatid ko sa Japan via visiting relatives visa, pero magkaiba yung binigay sa kanila ng number of days. Kay mama, nag-grant siya ng 90 days, samantalang yung kapatid ko naman ay 30 days lang. Kaya nga, nagpunta kami sa immigration dahil gusto namin malaman kung pwede bang ipa-extend yung kapatid ko para sabay na lang silang umuwi ni mama. Originally kasi ay tig 90 days ang in-apply sa kanila, pero yun nga, 30 days lang ang nag-grant sa kapatid ko. Maraming nagtatanong sa akin noon about visa extension, pero dahil wala akong experience sa pag-extend ng kamag-anak dito sa Japan, ay hindi ko rin alam ang saktong sagot. Kaya this time ay masasabi ko na sa inyo kung ano nga ba ang sagot at ano ang policy nila sa kasalukuyan. Pero bago natin pag-usapan yan, ang video nga palang ito ay hatid sa inyo ng Western Union. Ang Western Union po ay kilala na natin at mapagkakatiwalaan pagdating sa money transfer and remittance services. Meron pong exclusive campaign ngayon ang Western Union. Mamimigay sila ng 10 ticket vouchers worth 25,000 yen each para sa 10 lucky na magre-register until October 31. Madali lang po ang mechanics. Mag-download lang po kayo ng Western Union app using this QR code or yung link sa comment section sa baba. Mag-register lang kayo completely. Kailangan nyo lang ng valid ID for verification. Applicable po ito para sa mga nasa Japan. Kaya kung kayo ay nasa Japan or meron kayong kamag-anak na nasa Japan, encourage nyo sila na mag-register sa Western Union and of course, make sure na naka-sign in muna kayo sa inyong App Store bago kayo mag-download using this QR code. Yung ticket vouchers na mapapanalunan nyo ay pwede nyo gamitin sa kahit na anong Philippine Airlines flight. Pwedeng domestic or pwede namang Japan to the Philippines or Philippines to anywhere in the world. Ayan, so make sure na makapag-register kayo completely para valid ang inyong entry. One registration is equal to one raffle entry. Hindi nyo po kailangan magpadala agad ng pera para makapag-join sa raffle na to. Pero ang good news is, libre na ang unang padala nyo kapag nag-deposit kayo through bank transfer. And another good news is, mataas po ang palitan sa Western Union kumpara sa ibang mga remittance companies. At meron din po kayong over-the-counter payment options. So pumunta lang kayo sa any branch ng Lawson and magbayad over-the-counter para sa remittance transaction ninyo. Madali lang po magpadala gamit ang Western Union mobile app o kaya naman ay ang kanilang website. Pwede kayong gumawa ng remittance transaction anytime, lalo na pag nakita nyo na tumataas ang exchange rate ng yen to peso. Pwede nyong i-hold yung rate na yon at meron kayong 6 days para makumpleto ang inyong transaction. At yung mga mahal nyo naman sa buhay ay instantly matatanggap ang pinadala ninyo. Pwede nilang matanggap ang pera through cash pickup at any Western Union partners o kaya naman ay through their bank accounts or through their e-wallets tulad ng GCash, Maya, ShopeePay, Lazada at iba pa. And of course, available ang Western Union in more than 200 countries and territories all over the world. So pwede kayong magpadala kahit nasaan pa sila sa buong mundo. Kahit from Philippines to Japan or Philippines to the US, pwedeng-pwede. At syempre, available pa din ang in-person transactions. You can just visit any Western Union branch or partners para magpadala. So ano pang hinihintay nyo? Download and register sa Western Union dahil baka isa ka na sa 10 maswerteng mananalo ng free plane tickets. So ikukwento ko na nga po sa inyo yung naging experience namin sa visa extension ng kapatid ko. As I've mentioned, first time ko nga lang po magpapa-extend ng visa ng kapamilya ko. Pero may mga kakilala ko na nakapagpa-extend noon ng visa ng mga kapamilya nila. And may kakilala nga ako na recently ay nag-try na magpa-extend ng visa ng mama niya. Pero ang sabi sa kanila ay 1 month lang ang igagrad sa kanila. Kaya kung gusto nila ng mas mahabang period of stay, ay umuwi muna sa Pilipinas at mag-reapply na lang sa Pilipinas ng bagong visa. Kaya naman nagpunta nga kami ng kapatid ko sa Chiba Immigration Office para subukang ipa-extend yung kanyang visa.
Background of the story nga pala kung bakit magkaiba yung length of stay sa visa ni mama at ng kapatid ko. Nakwento ko nga sa inyo noon na yung isang nakababatang kapatid ko ay nag-aral dito sa Japan via student visa. At after niya nga mag-aral dito sa Japan, ay na-convert niya yung kanyang student visa into a work visa. Ngayon nga ay sa Tokyo na siya nakatira at married na din siya. At this month nga ay manganganak na siya. Kaya naman, this time, sinubukan niya na siya ang maging sponsor ng visa para may kasama siya sa bahay before and after siyang manganak. 90 days nga ang in-apply nilang visa para kay mama at sa kakambal niya. Kaya lang, nung lumabas yung resulta, 30 days lang ang nag-grant sa kakambal niya. Ang sabi sa kanila sa agency ay, possible na dahil first baby pa lang yun ng kapatid ko, ay hindi naman niya siguro kailangan ng mama plus kapatid na mag-aalaga sa kanya for 90 days. Sabi nila ay mas mahigpit nga daw ang immigration kapag ang ini-invite mo na kamag-anak ay single. Unfortunately, yung binook nila na return flight for December ay non-refundable. Kaya nisipan namin na pumunta mismo sa immigration office para magtanong kung pwede ba na i-extend yung visa ng kapatid namin. By the way, ang Chiba branch ng Tokyo Regional Immigration Services Bureau ay hindi na nga pala sa Shiakusho Mae. Lumipat na nga po sila sa third floor ng Chiba Portside Tower. 10 minutes walk nga ito kung magagaling kayo sa dating office nila sa Shiakusho Mae. Kung may sasakyan naman kayo, ay pwede kayong mag-park sa mismong building nila at pwedeng malibre yung parking fee nyo kung magsha-shopping kayo sa may Don Quixote o kaya naman ay kakain kayo dun sa may Lawson Cafe. So, nung nakarating na nga kami sa bagong location ng Chiba branch ng Immigration Bureau, eto yung sinabi nila sa amin. Hi, konnichiwa. Omotase shimashita. Ito. Watashi no imoto nan desu kedo. Ito. Visa は 30 日間だったんですけど、ね、延長したい理由は何ですか？実は私たち のお母さんと一緒に来たんですけど、うんうん、お母さんは90日のビザもらったんですけど、はいはいはい、30日というのは延長の対象ではないんですよ。ないですか？延長じゃないですね。できないんですよ。あ、そうなんですか？どうしても延長したいということは、例えば妹さんが怪我とか病気をして飛行機に乗れなくなったとか、そういう事情がない限り延長できないです、うん、あ、そうなんですか？それね、フィリピン大使館の領事が、はい、30日強化します、それだったらビザ出します、分かりましたということで出てるわけですから、あ、そうなんですか？だからこれの延長の対象じゃないです。ね、さっき言ったように病気とか怪我で飛行機に乗れなくなったとかいう事情がない限りできない。そうすると30日で、うん、領事との約束通りに30日で帰ってくださいということになります。これシングルジャーニーのビザでしょ、はいはい、そしたらまたビザを取って日本に来るということになります、はい、それしかない、それしかないです、ね、そういった事情がない限り延長できないですよね。わかりました。はい、はい、お母さんはね、あなたの直接の親だから、おそらくそういったことを考えて、こういう日出してくれたと思うんですよね。はいはいはい、妹さんは30日滞在すればいいのかなという感じで出したと思います。それでいいですか、わかりますか。So, ang ending ay tatapusin na lang ng kapatid ko yung 30-day visa niya at magre-reapply na lang ulit para makabalik siya dito sa Japan. Kaya sa mga nagtatanong kung pwede daw po bang i-extend ang visa ng mga kapamilya nila, I hope na meron po kayong napulot mula dito sa sarili naming experience. Kung meron po kayong topic na gusto nyong talakayin dito sa channel namin, just leave a comment below. Follow us as well sa Facebook, TikTok, or Instagram. Thank you so much for watching. See you again on our next video. Bye!